Hi vlogs! Welcome to my guys! Shutdown! At syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos. So, good morning guys! Nandito ngayon tayo sa Pulilan, Bulacan para future yung vlog natin. Vlog natin ngayon ay isa sa pinakamasarap at pinakamatamis na prutas sa ating bansa. Pakwan. Ang pakwan, ang scientific name ay Citrullus lanatus. Tara, tignan natin, pasyalan natin ang pakwanan ni Tay. Pakwanan daw kasi ni Tatay, hindi umano, namunga ng kamatis. Gago! Ito yung mga pakwan, mga baby pa. Yes. Jason, ilang ano na to? Ilang araw na to? Ito lang yan. Apat na araw? Para sa naman yan? Kasi isabot natin kasi hindi re-rektam mo. Ibang kayo. Mabuhay. Para sa naman tong hinukay nyo na to? Ah, tubig, pandilig, ano? Kasi pagkakukuha ka pa sa ano, malayo. Kailangan to, bawat ilang ano, pitak, mayroong butas na ganito. Hindi rin pala biro yung pagtatanim ng pakwan, ano? Ito, mga kapuso. Maliliit pa. Malaki na buong. Ang bilis, no? Parang ang manok lang na mag-aalaga ka. Nang 45 days. Ilang days ka mo? Mga baby, 10 day old na puno ng pakwan. Ayan, ganito pa lang siya kalaki. Medyo maliit pa. Mga 2 weeks daw, 1 week, 2 weeks daw makikita na yung paglago nito. Ililipat na yan, Tay. Tay, ilang ano na yan? Ilang araw na yung ganyang kalaki? 2 linggo. Tapos, geez, 19 po tayo, mga 9 days. Simula sa pagkapunlao, ilang days bago pwedeng itanim? 10 days, mga ganon. Oo. Di ba, pero parang alam ko po, merong rekta. Meron din. Pero sa base po sa inyong experience, alin ang pinakamagandang ano, yung rekta o yung ililipat lang? Irerekta. Pero mas sanay lang ho kayo sa ganyang proseso. Hindi. Ano rin kami yan. Kaya lang ka na gagapo kami. Gawa nung trasado na nun. Gagapas ng pala. Ah, kaya pala. Ilang buwan ba yan bago simula sa pag... 2 months lang, aani ka na? Oo. Wow! 2 months lang. Ayos pala eh, no? Oo, ayun, mga kapuso. 2 months lang pala ang hihintayin mo, eh maganda-ganda ng pagkakitaan yung ano, kung wala ka naman din ginagawa at meron ka naman lupang pagtataniman, eh napakaganda talaga. Wow! Ganda talaga yan, oh. Dahil ala ka naman kanong ano dyan eh. Dahil ang ano mo lang dyan, yung porsyento lang ng lupa ang ibibigay mo dyan. Ah! Ibig mo sabihin, Tay, kung wala kang sariling lupa, pwede kang mangupa ng lupa. Brato, ayos pala eh. So, kagaya nito. Oo. Porsyentuhan lang kami, porsyentuhan lang yung lupa riyan. 10% sila. Ayun guys. Kung wala ka palang lupa, walang problema. Pwede kang makiporsyentuhan. Kasi sayang din. Kikita ka din, di ba? Oo, yung lupa, nakatiwangwang lang. Hihintayin mo pa yung susunod na tagulan. Eh de, pwede nga naman na upahan na lang tong lupa para hindi nasasayang at nakatiwangwang nga naman yung lupa. Ano yan tayo na tinatanim niya? Yan ba yung bilog o yung haba? Ito yung bilog. Yung ano ito? Yung haba eh
4 kilo yun eh. Opo. Hindi ba yan yung tinatawag na Red Lady? Hindi ba yan? Di ba may mga ano yan? May mga... Eh nga. Yan ayaw po yun. Yung may guhit, puti yun eh. Puti? Oo. Pero ang puti ang balat lang, ano, pero itim. Mm-hmm. Yung kasing ano, maraming kalabay yung puti, maano rin yun, kaya lang, malalaki rin yun. Opo. Kaya lang, yung puti, hindi ganong samul lang nadaano yun. Eh, pa ilang kilo naman inaabot nung isa niyan? Umaabot ng 15. 15 kilo? Isang bunga lang? Isang bunga. Napakalalaki pala, ano? 15, pinakamalaki yun. Oo. Pag tinubo ba yan, tay, isang araw lang umaangat na yung ano? Dalawang araw. Apat na araw. Bago lumabas yung pinakadahon niya. Pwede pa lang ang unang lalabas. Oo. A few moments later. Tuturo sa atin ni nanay. Ganyan lang siya kadali na yan, oh. Kasi iba, ididikit mo siya, mga ganun yun. Para kumapit yung principal ng ugat mo. Oo. Mamayang hapon ang didiligan. Ah, hindi muna siya didiligan ngayon. Mamaya. Yun, ganun lang pala kadali, oh. Ay, tain na siya. Tain ang baka to. Yan yung pinaka... Pataba niya? Oo. Ah. De, hanggang mamaya kayo dyan, Nay, dahil madami-dami yung punla na yun, ha? Mga hanggang tanghali lang kasi pagka... Mainit na po, oh. Nalalanta siya, kahit may ugat siya. Kasi may ugat siyang pinaka-principal niya. Oo po. Kaya kailangan huwag magalang. Mm-hmm. Ito yun ang naglalaw, malalanta siya. Tagal siya. Mm-hmm. Tapos pagka ilang araw, ipita doon siya na ganyan. Panibagong lupa. Hanggang sa kumapit ng gusto yung ugat niya. Ayun, ganun pala yun, no. So, hanggang siya lumalaki siya, pagka siya dinidilig na ng mga guwano, dito lang siya idadaan. Ayun. Opo. Yun na, ang ganda ng tip sa atin ni nanay sa mga gustong magtanim ng pakwan. Napakagandang pagkakitaan daw nito. Masasabi mo ba talaga, Nay, na isa sa magandang pagkakakitaan yan? Pero syempre, di ba? Hindi naman pwedeng umasa lang tayo sa swerte. Kailangan talaga ng sipag at tiyaga, eh, no? Pag wala ka rin, pagkulang din naman sa alaga yan, eh, alari naman yan. Opo. Hindi rin magaganda yan. Pagkulang ka rin sa alaga. Mm-hmm. Kailangan talaga dyan, may puhunan ka. Opo. Pag wala kang puhunan, eh, para rin lang din yung palay. Opo. O, testing natin. Ganito, Nay, itetesting ko kung paano yung tamang pagtanim. Sinisiksik nyo pang ganito, eh, no? Tapos, bubungkal to. Yan yung tayo ng kalabaw. Oh, no! Don't worry, guys. Malamig naman yung kamay ko sa mga halaman. Tumutubo talaga, eh. Wow! Kasi mainit ang kamay. Opo, di ba may tinatawag mo sila na... Pag mainit ang kamay mo. Nabubuhay naman siya, kaya lang tawag. Parang matagal po. Ano po? Nalalantak siya. Paano to, Nay? Medyo natanggal na siya sa lupa. Yan, baka, naku, baka masira ako. So na muna dyan, Nay. Pasta ko dyan. Nabubuhay. Yun, guys, ha. Marami na tayong tip na nakukuha ni Nanay sa mga gustong magpatanim ng pakwan. Ganun lang po ang tamang proseso. Ah, kaya mayroong lupa na ganito. Ito, guys, oh. Kung mapapansin nyo, mayroong yung pinagukayan niyang lupa, may ganito. Pag talagang tumubo na siya ng mga ilang days, pwede mo siya lagyan ulit ng mga... Mga 3 days siya. Pwede na siyang ibigay lang. Ayun, yun pala yun. Kaya yun pala yung purpose nito, nanay, ano? Guys, abangan nyo yung susunod nating punta. Pupunta natin pag yung may bunga na talaga yung pakwan para makikita na natin yung pinaghirapan talaga nila nanay. So, Nay, babalik kami na next month para makita mabibita kung kumusta na ba itong tariman yung pakwan.